Morning and a blessed Tuesday po muli sa ating lahat. Alam ko na blessed tayo dahil muli tayo muling magkakasama na mag-aawitan at magpapasalamat sa ating Panginoon at sa ating pag-aaral ngayong umaga. Samahan niyo po kami sa ating pagbungad na awit as we praise God with our hymn, Great is Thy Faithfulness. Again po, welcome. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga, Tuesday morning, ay matatagpuan po sa aklat ng Isaias, Kabanata 64, talatang 5 hanggang 9. At ito po ang sinasabi. Iyong tinatanggap ang nagsisikap ng mabuting gawa at ang iyong aral ang mga tungtunin ang ginugunita. Nagagalit ka ng tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginagawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin ay dumidihama. Ang nakakawagki ang sinapit namin, mga dahong lagas sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin, wala kahit isa. Lumapit sa iyo na tulong ang hingin. Kaya naman dahil sa aming sala, hindi mo kami pinapansin. Gayunman, O Yahweh, aming nalalamang ikaw ang aming ama. Kami parang luwad
at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, O Yahweh, at wala ng iba. Kaya nga, huwag mong lubusin ang galit sa amin. Dahilan sa aming mga pagsalalangsang, kami patawarin. Kahabagan mo kami, mga lingkod mo. Kami ay lingapin. Habang binabasa ko ang mga talatang ito, again, I have seen the compassionate, merciful, and a faithful God again. At dito sa atin, talaga naman napaka-faithful ng ating Panginoon. Yung compassion niya, yung mercy niya sa atin, laging nandoon. Yung grace niya, laging nandoon. At nakita ko rin dito, how ungrateful we human are. Tayong mga tao, kahit na ano ang ginawa ng mga ng Panginoon at mga biyayang tinatanggap natin, nakakalimutan natin, nakakaligtaan natin kung sino ang may bigay nito sa atin. As stated doon sa verse 6 and 7, sabi, lahat ng aming lahat kami pawang nagkasala. Kahit anong gawin, ang dumi ay di hamak. Tapos, sa 7, sabi, kahit isa, wala man lamang dumulog sa inyo upang dumalangin. Walang lumapit at tulong ay hingin. Ganyan tayo mga tao, lalong-lalo na pag nakaka-angat-angat tayo sa buhay o nasa panahon tayo ng kasiyahan o kaluwagan sa buhay. At kasi ang tao minsan, ang iniisip natin ay yung laging karapatan natin na karapatan ng Diyos na tayo'y kalingain dahil siya ang may lalang sa atin. Lahat ng dapat ibibigay sa atin ng Panginoon, yung binigay sa atin, yung sabi ko nga ganun, kinukuha natin yung credit doon na dahil sa akin, karapatan ko, nagmaganito ang buhay ko dahil ako ay nagsikap. Kaya dito, nakita natin dito sa mga talatang ito, yung faithfulness ng Panginoon. Dahil nga, sa mga, sabi niya, wala man lamang lumalapit sa Kanya upang yung tulong niya, tulong ay hingin. Nakikita na natin, katulad sa nangyayari nito na minsan naiisip ko, kaya itong pandemic na to ay napakatagal na, almost 1 year. Dahil hindi lahat ng kanyang mga anak ina-acknowledge yung presence ng ating Panginoon. At doon, nung binabasa ko rin to, dahil nabasa ko rin doon sa discipline, napakaganda ng illustration na ibinigay doon. It was illustration of a vending machine. Katulad natin, when we go and we want something to refresh ourselves, alam mo, lumalapit at pupunta tayo, di ba, sa bendo para kumuha tayo ng refreshing drinks, we drop a dime or a coins. At pag walang lumabas, ginagawa natin ay niyuyugyug natin yung bendo machine. We shake it or sometimes we pound it, yung parang pinupukpok natin. And some of us even kick the machine para lang lumabas yung gusto natin na refreshing drink. At pag hindi pa talaga lumabas yung drink na yon, we leave at andudun yung anger sa ating mga puso. Kaya sabi kong ganun, minsan ito ang tao. And dito, nakita ko din dito yung how our God is towards us. Sa yung katigasan ng ulo natin at sa pagwawalang bahala natin sa Kanya, our God is not an impulsive God. He is slow to anger. Dahil paulit-ulit niyang binibigyan tayo ng pagkakataon. At minsan nga naisip ko,
Sino tong ating Panginoon na to? The great I am na ating pinupurit, kinasasalamatan. Ito ang ating Panginoon na the great I am. Minsan naisip ko yung sa ano, sa Greek and Roman mythological goddesses, diba, dyan dyan sila Apollo, sila Venus, ganyan. Sabi kong ganun, itong mga goddesses na to, sa aking pagkakaalam at sa mga illustration nito, sa mga stories, lalo na nung bata ako sa mga cartoons, sa mga anak niya o sa mga taong nagkakamali sa pamilya, may karapatang parusa kaagad. And sometimes they even destroy their lives. At itong mga goddesses na to, kung ikukumpara sa ating Panginoon, meron lang silang specific skill. Meron silang goddess of beauty, sa beauty lang siya. Goddess of health, for health, ng river, ng ocean, yan, ng water. Yun lang ang kanilang linya. Pero ang ating Panginoon, He is all-knowing and He is in control of all the universe. And that is the great I am na ating pinaniniwalaan. Tapos sa verse 8, sabi dito nga, dito mo mapapakita ng ating Panginoon, ano? Gayon man, O Yahweh, aming nalalaman na ikaw ang aming ama. At dito nakikita dito, kami pawang luwal at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, O Yahweh, at wala ng iba. Tapos sa 19, kami patawarin, humihingi ng tawad. At dito pinakikita ng ating Panginoon, kahit na paulit-ulit tayong nagkakamali sa Kanya, still God. At wini-welcome niya tayo. Pinatatawad niya tayo. And dito sa verse na ito, we have to acknowledge Him only. And acknowledge also or accept na tayo ay nagkamali. And then repent. At sa verse 5, ang sabi nga dito, iyong tinatanggap ang mga nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral ang siyang tutundin at ginugunita. Pag tayo nagsisi, nandito yung hindi naman kailangan na talagang maging holy tayo. Pero nakikita ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Yun ang kanyang binabasa. Na andudoon makikita niya yung pagsisikap, yung pagnanais natin na tayo ay kanyang patawarin at tayo ay magpahubog sa kanya. Na siya ang maging potter at tayo ang mga maging clay. Alam niyo si David. David is known to be the apple of the eye of God. Pero nagkamali din ang si David. May mga pagkakamali din siya, kasalanan sa ating Panginoon. One thing is good kay David is bumalik siya. He returned to God. And he asked the presence of God. He tried to worship kahit sa panahon ng kanyang kagipitan at kalungkutan. He cried out. Binervalize niya kung ano yung pagkakamali niya. And then, he recount. Binilang niya yung mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa kanya. At itong mga pagpapalang ito, ang siyang magbibigay focus sa atin. Sabi nga ganun, yung na alam din, kilala ni David kasi who his God is. Alam niya yung character ng Panginoon natin. Mapagmahal siya. Alam niya rin na maiintindihan niya kung tayo ay talagang lalapit sa Kanya.
i-lay down natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga problema natin, mga sumasagabal sa ating mga buhay, upang magpatuloy tayo sa landasin na Kanyang gustong ating lakaran. And then, we pray na sana yung will ng Panginoon ang siyang mangyari sa ating buhay. Ngayong araw na to, it is a Thanksgiving week. Sabi nga sa message last Saturday, madaling magpasalamat sa Panginoon kung tayo ay nagtatagumpay, o madaling magpasalamat kung tayo ay nakaraos na sa isang pagsubok. Pero sa panahon ng ating pagsubok, sa panahon ng ating kawalanlan, magawa kaya natin magpasalamat sa Kanya? Kasi alam natin, at dito marami na tayong mga bagay na pinagdaanan sa buhay. Alam ko, one way or another, meron tayong experience, maaaring iba-iba lang ang level. Pero yung life circumstances na to, yung mga disappointment natin, yung mga defeat natin, yung mga failures natin, sometimes it is made to humble ourselves. Para makita natin na kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, David, ganun din nangyari. Hari siya noon. And he commit a mistake. Siguro kailangan minsan talagang dumarating yung mga pagsubok sa ating ganito. Minsan, kinakalabit tayo ng Panginoon. Not because pinaparusahan niya tayo. It is because He loves us. Kinakalabit niya tayo. Pinaapaalalahanan tayo. Anak, na andito ako. Sabi nga ni Lauren noong Sunday, panahon ng mga pagsubok na kaalam, kala mo ikaw ay walang kasama, ikaw ay nag-iisa. But that was the time when God was carrying you. And it's illustrations of footprints on the sand. Trust Him. Trust Him fully. Yun ang kailangan sa atin. Ito ang nakikita ko sa akin, sa akin nabasa. Patuloy tayo. Marami tayong mga pagpapala na ibinibigay ng Panginoon. Pero sa panahon ng may problema tayo, dahil akala natin God is really a compassionate God na lagi nandiyan ng biyaya. Sometimes we think na dahil tayo ay created niya, tayo yung mga anak niya. Sometimes kahit sa mga anak natin na dito sa lupa, we got spoiled. Nai-spoiled din tayo. Ay, maano naman ng Panginoon. Maiintindihan ako ng Panginoon. At patuloy pa rin tayo sa ating mga will ng ating mga sarili. Yung mga Diyos-Diyosan natin sa ating mga sarili. Kaya ito na pag dumarating ng mga pagsubok, kaya pa kaya natin lumapit sa Kanya na magpasalamat? Madaling magpasalamat sa panahon ng tagumpay. Pero pagdating ng mga pagsubok na ganito, makakapagpasalamat po ba tayo? Ang sabi nga dito eh, wala ni isa man na lumapit na humingi ng tulong sa Kanya. Ito ang aking hamon sa inyo. Sa panahon ng ating kagipitan, sa panahon ng ating kalungkutan, hindi tayo nag-iisa na andyan ang ating Panginoon. Acknowledge His presence. At humingi tayo, cry out kung anong mga kailangan natin. He is a compassionate, merciful, and ever faithful God na lagi nating kasama. To God be the glory. Tayo po'y manalangin.
Diyos naming Ama ng kapangyarihan sa lahat, narito kami, Panginoon, muli lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad aming Ama. Lord, sa pang-araw-araw naming buhay, i-guide mo kami ng iyong banal na Espiritu, O Lord, para makita namin ang wonders na mga ginagawa mo sa aming buhay, O Lord. Madali namin makita to sa panahon ng aming kasiyahan at kagalakan at sa panahon na kami ay nagtatagumpay. Lord, sana samahan mo kami na sa panahon ng aming kagipitan at aming mga problema sa buhay, O Lord, madama namin ang presensya mo, O Lord. Madama namin ang kalinga mo na patuloy na magpapalakas sa amin at sa aming pagtatagumpay, O Lord, ang pangalan mo ang maitataas. Tulungan mo kami, samahan mo kami lagi. Give us, O Lord, wisdom. Alam namin, Panginoon, sa mga panahon na ito, sa mga pagsubok na ito, Panginoon, gawin namin ito at makita namin na mahal mo kami. At ang mga bagay ng pagsubok na ito ay isang paalala sa amin, O Lord, na anak, ikaw ay nalilihis ng landas. Kaya tulungan mo kami, O Lord, na makabangon at bumalik sa iyong kandungan, O Lord. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. At alam ko, it is an eye-opener sa bawat isa sa amin. Upang kami ay mabuhay according to your purpose, O Lord. Lord, kung hindi ka namin kasama, at hindi mo kami igagabayan, Lord, hindi namin makakayanan ito. Kaya tulungan mo kami, O Lord, na pagsubikapan namin, O Lord. Umpisahan namin sa aming buhay na lumapit sa iyo at kilalanin ka namin ng maigi, O Lord. Amin mo na, malapit kami, alam namin na kami lagi nagkakamali. Ngunit na andiyan ka, ang dakilang pagmamahal mo, O Lord, walang sawang umaagapay sa amin. Yumayakap, Panginoon, at naghihintay, Panginoon, sa pagbabalik ng iyong mga anak. Maraming salamat, O Lord, na hindi mo tinitignan, Panginoon, kung sino kami, kung gano'ng kami karumi, Panginoon. Lumapit lamang kami at buong puso, Panginoon, tanggapin ang aming mga pagkakamali and humble ourselves sa iyong paanan. At alam ko, Lord, ikaw ang aming Ama. Nakikita mo naman ang puso ng bawat isa sa amin. Naroon ang aming pagsusumikap, O Lord, at ikaw ang babasa nito, O Lord, at ikaw lang, Panginoon, ang aming aasahan sa aming pagtatagumpay sa buhay. Ikaw ang aasahan namin, Panginoon, sa magiging buhay namin sa hinaharap. Kayo mga kapatid, alam ko pinapala kayo sa napakagandang umaga na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon Diyos mula sa pagbangon ninyo sa inyong mga higaan. Sa mga salita na narinig ninyo, ito yung magbibigay sa inyo at sa ating lahat ng patuloy na biyaya para magiging matatag tayo na humarap at patuloy na maidulog natin sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kapatid, inaanyayahan kita. Samahan mo ako at dalhin natin ang lahat ng mga bagay sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y sumandaling manalangin. Banal naming Panginoon, nagpapasalamat po kami at nagagalak kami sa napakagandang umaga at araw na kalokos sa amin, na muli mo kaming pinahintulutan at binigyan ng napakagandang umaga para muli naming maranasan
ang inyong mga salita na nagbibigay at magbibigay sa amin ng patuloy na biyaya, ng patuloy na kalakasan sa iba't ibang kaparaanan na dumarating sa buhay namin. Pinapaalalahanan mo kami mula sa inyo. Binigyan mo kami ng mga salita upang patuloy na panghawakan namin ang inyong mga pangako na anuman ang kaganapan ng buhay namin, lagi naming titignan na nandyan lagi ang inyong mga pangako sa amin na hindi mo kami pababayaan. Pero hayaan mo rin na kami ay magpasalamat sa napakagandang umaga na kalubos sa amin, umaga na muli naming uumpisahan ang aming mga gawain. At ang mga gawain ito ay sa iyo namang naming inilalaan dahil ikaw ang magbibigay sa amin ng patuloy na biyaya sa gitnaman ng mga pinagdadaanan at sa gitnaman ng mga pagpapala na dumating sa amin. Inaalala namin na ikaw ang aming Panginoong Diyos na nagkaloob nito at pinasasalamatan ka namin. Sa inyo po namin ipinagtatagubilin ang kabuuan ng aming buhay sa buong maghapong ito. Ingatan niyo kami, huwag niyo kaming pabayaan, ilayo niyo kami sa anumang kapahamakan. At naalala din namin ang aming mga kapatid na ngayon ay kasalukuyan pa rin nakakaranas ng mabibigat na pagsubok dulot ng iba't ibang mga kalamidad na dumating sa amin. Ang aming mga kababayan na nasalanta ng bagyo na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin, Panginoon. Kumatig ka sa kanila, damhin mo kung anuman yung kanilang mga damdamin at ipagkaloob kung anuman yung kanilang mga pangangailangan. Kaya po, Panginoon, sa buong maghapong ito, umaasa po kami na patuloy na patnubayan at ingatan niyo kami at maranasan namin ang kaaliwan, ang bendisyon, kapanatagan at iba't iba pang mga biyaya na nararapat na tanggapin namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos. Amen. By God, dahil naandito tayo, buhay tayo, nakakapagpasalamat, and it is a great opportunity na we are all together na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. If you are blessed, share the blessing with others. Kung maisishare nito, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nangangailangan, i-share ninyo and you could be a channel of blessing too. Again, we welcome you at sana't inaasahan namin na lagi namin kayo makakapanayam, makakasama sa pagpupurit pa sa salamat sa Panginoon tuwing umaga sa ating prayer covenant 6 a.m. Monday to Saturday, and on Thursday we have our midweek service 7 o'clock, and on Sunday 8:45 Sunday School All Levels, followed by our Divine Service at 10 o'clock. Again, God bless, stay home, stay safe, stay healthy, and be with our Lord always. To God be the glory.